you know, ayos na. Nakapag-vlog ulit tayo mga sanggay. Tagal kong hindi nakapag-bike. Medyo nagpahinga ako eh. Your superhero. Merry Christmas nga pala. Kamusta ang Pasko ng mga sanggay ko? Nang dahil dyan, pag-uusapan tayo. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa iba't ibang klaseng seat posts. Siyempre, isama na natin ang iba't ibang klaseng saddle o upuan ng bike. So, hahanap lang tayo ng magandang pwesto para pag-usapan natin to. Sisimulan na natin. So, bago ko pala muna simulan itong pag-uusapan natin, konting disclaimer lang. Hindi po ako eksperto sa mga bagay na ganito. Lahat po nung sasabihin ko dito ay base lamang sa abot ng aking kaalaman at base na rin sa mga experience ko sa mga piyesang ito. Kung nagkataon na meron akong nasabing mali sa usapang ito, eh pagpasensyahan nyo na mga sanggay. Hinihikayat ko po kayo na ay tama ako doon sa mga maling masasabi ko. So, umpisahan na natin. Let's go! So mga sanggay, ano ba ang seat post? Ito yung kapirasong metal na nakakabit sa ating frame na pinagkakabitan naman ng upuan ng bike. Ano ba ang naitutulong ng haba nito sa isang rider? At ano rin bang naidudulot ng maganda dun sa mga matataba o mapapayat na seat post? So ito na mga sanggay, meron akong dala rito na seat post. Dinala ko talaga to para meron tayong pagpasayahan na physical na seat post. So ang dala ko ngayon is La Vinci. Ang sukat nito, bali ang haba niya, mula rito hanggang dito, 400 mm. Tapos ang diameter niya is 31.6 standard. Tapos wala siyang offset. Ibig sabihin ng offset, yung meron siyang pakurba dito, bali nandito yung kabitan niya ng tornilyo o itong mga bolts. Nakapaganon siya. So, makikita nyo naman, papakita ko na lang yung picture nun. So, dual bolt siya, papansin nyo, isa, dalawa. Meron kasi mga sanggay na isang bolt lang o isang tornilyo lang ang nakalagay. So, mga sanggay, ano ba ang natutulong ng mahaba o yung 400 mm na haba ng seat post gaya ng gamit ko? Mga sanggay, kasi kung sakaling matangkad ka o matangkad yung rider, meron kang allowance na mahaba para itaas yung seat post mo. Kasi kung maikli yung seat post mo, mabibitin ka sa height. So, hindi mo ma-stretch ng maigi yung tuhod mo. So, ang tendency nun, maaaring masanay ka or sumakit yung tuhod mo. Mga sanggay, ano naman ang magandang may dudulot ng matabang seat post? Ibig ko sabihin, yung diameter niya, mas malaki tulad ng gamit ko, is 31.6 yung diameter o yung butas ng seat post. Pagka mas mataba kasi o mas malaki ang diameter ng isang seat post, masasabi natin na mas matibay siya. Compare sa mga 27.2 na seat post, o papakita ko na lang yung picture, kumbaga confident ka na hindi siya basta-basta mababali kasi nga mataba yung seat post mo. Ang seat post pala mga sanggay, meron tong limit kung hanggang saan lang yung haba na dapat mong gamitin tulad ito. So kung mapansin nyo mga sanggay, kung nakikita, so hanggang dun lang yung dapat na limit ng haba ng seat post mo, kasi pag tinaas mo pa na hanggang dito o ito, delikado na kasi posibleng mabali yung seat tube mo. Sa pagkakaalam ko, may mga iba-ibang klaseng sukat ng diameter ng seat post eh. Tulad ng gamit ko is 31.6, meron pang 31.8 at syempre yung 27.2 na diameter. Usually makikita yung 27.2 na diameter sa mga budget na mountain bike. Pero meron din pong mga branded tulad ng Cannondale at Giant, 27.2 ang gamit nilang seat post.
Meron pang isang racing seat post, ito yung tinatawag na pivotal. Yung pivotal mga sanggay, ipapakita ko yung picture muna. So yung pivotal na yan mga sanggay, ginagamit yan sa mga dirt jump. Sadyang maikli kasi pag naglalaro naman kasi sila, hindi naman sila madalas umupo. So talagang sadyang maikli lang siya. And then kung mapapansin nyo, yung ganito nila, yung kabitan ng saddle, ibang klase, walang nuts o walang bolt. Diretso kasi yun sa taas, doon siya binobolt. Yung may butas kasi yung saddle na yun, then ipapasok mo doon yung bolt na gagamitin mo para mag-lock siya. Tapos kung adjustment naman ng tilt down tsaka tilt up, may mga ipin yan kung mapansin nyo. So doon ka mag-a-adjust. So yung susunod na seat post naman, ito yung mga dropper post. Ito yung makikita natin sa mga high-end na bike. Ito yung may adjustan para bumaba yung saddle mo. Lalo na kung maglalaro ka at sa trail, mas maganda to siyempre. Meron pang isang klaseng seat post. Ito yung mayroong shock absorber. Actually, nabibili ito sa online. So pag gamit mo tong seat post na to mga sanggay, para ka na rin nakapulsus kasi nagbabounce yung pet mo. Ang disadvantage lang sa kanya mga sanggay, yung replacement niya, yung pag nasira kasi yung bolts nun, or yung string. So ang hirap hanapin nun kung saan ka pa makakabili nun, di ba? Pero maganda siya kasi mura din naman. So mga sanggay, pag-usapan naman natin ang iba't ibang klaseng saddle o upuan. Siyempre, ang unahin natin yung gamit kong upuan. Ito yung may butas sa gitna. Well, ano bang naitutulong ng butas na to? Bakit siya may butas? Ang unang dahilan yan, mga sanggay, para mapagaan yung upuan. Kasi aminin man natin o hindi, mabigat talaga ang upuan ng mountain bike. Maliban na lang kung gagamit ka ng yung plastic na nag-flex or carbon. So, ang pangalawa, binibigyan niya ng comfortable ang isang rider. Dahil napepreskuhan ang isang rider dahil sa hangin na pumapasok nito sa ilalim. So ang susunod mga sanggay, yung mga standard na saddle. Ito yung mga walang butas. Maganda rin siyang gamitin kasi mas madalas to sa market. So madali ka makakabili ng mga ganitong upuan. So mga sanggay, paano ba pumili ng magandang upuan? So una-una, depende yan sa'yo kung ano yung pipiliin mo. Kung yung may butas o yung standard lang. Pangalawa, mga sangkay, i-consider nyo yung lapad. Hindi naman yung sobrang lapad ng upuan. Ha. Yung tama lang. Pangatlo, yung lambot ng isang upuan. So, syempre, pipisil-pisilin mo yan para masubukan kung gaano kalambot yung upuan na to. Isa sa magandang upuan na marerecommend ko, yung Belo Flash. Bukod sa mura siya, malambot sa puwet, tsaka matibay. Actually, yun yung gamit ko ngayon, Belo Flash, na may butas. May tip lang ako mga sanggay regarding sa adjustment ng upuan. Kung ang seat post mo ay may offset at hindi naman kahabaan yung kamay mo, so pwede ka mag-adjust sa upuan dun sa railings. Ganun din to mga sanggay, kung masyado naman mahaba yung kamay mo at nalalayuan ka sa handlebar, pwede mo ring i-adjust yung railings ng seat post para lumapit ng bahagya. Kaya mga sanggay, kung bibili kayo ng seat post, piliin nyo yung walang offset, yung standard lang talaga. Para at least, hindi na kayo mahirapan mag-adjust. Meron pa palang isang klase ng seat post mga sanggay, ito yung pivotal. Ito yung upuan na ang kabitan niya, nasa gitna ng upuan. So may butas siya doon, doon mo ipapasok yung nuts o yung bolt, kung ano man tawag niya doon. Actually, maganda tong pivotal na seat post kasi malambot siya, mataba yung foam niya. Ang disadvantage lang sa kanya mga sanggay, hindi ka pwedeng gumamit ng ibang seat post doon. Kung ang upuan mo ay pivotal, dapat ang seat post mo pivotal din. So hindi mo siya pwedeng gamitin sa ibang seat post, mga standard na seat post. So mga sanggay, dito ko na muna tatapusin tong vlog natin. Maraming salamat sa patuloy na pagtangkilik sa channel at sa panunood ng video natin. So hanggang sa susunod na street rides. Ride safe mga sanggay. Yeah!